tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang luha. Ano ba naman ang lalaking yun? Babalik pala ng Cebu, hindi man lang nagpaalam sa akin. Nagtataka nga ako sa kanya eh. At umalis siya sa trabaho niya. Eh maganda sana ang trabaho niya eh. Trabaho? Saan? Sa Cebu? Cebu? Anong Cebu? Sa Cebu, yung trabaho niya. Diba? Nag-uopisina siya doon. Anong nag-uopisina sa Cebu? Standby lamang si Puldo. At ngayon ay kasalukuyang family driver, kaya lang umalis na naman. Ano? Si Puldo family driver lang? Oo, family driver lamang si Puldo at numero unong palikero. Teka, totoo ba yung sinasabi mo ha, Lilia? Oo, hindi ko siya ganun kakilala. Pero binalaan ako ng lahat ng tropa na malakas lamang daw ang karisma niya. Pero kilalang kilala siya na palikero. Maging ang kanyang buong pagkatao ay alam na alam ng buong barkada na palikero siya kahit na magtanong ka pa. Totoo kaya ang sinabi ng aking kaibigan na si Lilia na palikero si Puldo? Kung sakaling totoong palikero siya, hindi na uubra sa akin ang ibang babae dahil magkakaanak na kami at magpapakasal na kami. Oh, mabuti na ba at umuwi ka na? Nagkita ba kayo ng nobyo mo sa school? Nagkita kami ng nobyo ko sa school? Sinong nobyo ko ang sinasabi niyo, inay? Bakit? Ilan ba ang nobyo mo? At tinatanong mo kung sinong nobyo mo. Sino pa? Eh, si Aris. Oh, si Aris pala. Hindi ko na nabibigyan ng panahon si Aris dahil natuo ng pansin ko kay Puldo. Pero paano ba to? Anong gagawin ko? Ah, siya nga pala. Kailan ba ang graduation mo? Bakit ho ba, inay? Tanong kayo ng tanong tungkol sa graduation ko. May mga nakita kasi ako kanina na mga dating kaklase mo sa elementarya. Bis na bis sila. At nang tanungin ko, ngayong araw daw ang kanilang graduation. Oh, kaklase ko naman pala sa elementary at hindi kolehiyo. Ibig sabihin, ibang school sila. Oo nga. Ang ibig ko lang namang sabihin ay kung sila ang kasabay mo sa elementary at gagraduate na. Kaya, kailan kayo gagraduate? Huwag kayo mag-alala, inay! Sasabihin ko din sa iyo kung kailan ako gagraduate. Huwag kayo mag-alala, tanong kayo ng tanong eh. Pero anak, hindi ba dapat ay alam mo rin dahil graduating student ka na? Vivian? Anong nangyayari sa'yo? Ha, Vivian? Anong ibig sabihin ng pagdudual mo? Buntis ka ba? Ha? Malapit na ako sa bahay ni na, Vivian. Tama nga naman ang sinabi sa akin ni Mami. Ipapakilala ko si Vivian kay Mami para mas mapatunayan ko sa kanya na tapat ang hangarin ko sa kanya.
Anong sinabi mo? Buntis ka? Oo, inay. At sinong ama? Si Aris ba? Hindi ho. Ano? Hindi si Aris ang ama ng dinadala mo? Kung ganon, sino? Sino? Bakit ko naman sasabihin sa inyo? Hindi nyo naman siya kilala eh. Walang iya ka. Napakalandi mo. May nobyo ko na nga, pero nagpabuntis ka pa sa iba. May kumakatok. Baka si Aris yan. Huwag kayong maingay ha. Walang iya ka talaga. Umalis ka sa bahay na ito. Ngayon din. Umalis ka. Okay. Fine. Kung yan ang gusto nyo, aalis ako dito. Magandang hapon sa iyo, sweetheart. Mas gaganda siguro ang hapon ko kung aalis tayo sa bahay na to. Ha? Ang ibig kong sabihin, ilabas mo naman ako. Ang tagal nating hindi nagkasama. Hindi ba dapat ilabas mo ako ngayon? Tamang-tama kung ganun. May papakilala na kita kay Mami. Dahil gustong-gusto na niyang makilala ka. At makilala niya ang mamanugangin niya. Bahay niyo ba ito? Oo, bakit? Hindi ka ba naniniwala? Hindi naman. Ang laki-laki kasi at ang ganda-ganda. Dito ka lang saglit ha. Tatawagin ko na si Mami. Mami! Hayo na si Aris. Oh, napakalaki at napakaganda namang bahay ito. Mayaman pala si Aris. Pero hindi ko alam. Paano kaya ito? Nabuntis ako ni Poldo ng malalaking yun. At malabong panagutan niya ang baby ko. Dahil mas gusto pa nitong ipalaglag ang anak ko kaysa panagutan niya ako. Tama. Papayag na ako makasal kay Aris para solve na ang aking problema. Kasama ko na po si Bibian, Mami. Ay, oo nga. Nakita ko nga kayo sa CCTV camera na pumasok. Kaya sinabigan ko na kaagad ang mga kasamahan natin dito sa bahay na maghanda ng merienda. Ah, ayan na po siya. Sweetheart, si Mami. Mami, si Bibian po. Ha? Siya ba ang sinasabi mong nobya mo? Magkakilala ba kayong dalawa? Anak, hindi kabisado ng mga kasama natin sa bahay ang bagong recipe na pinapaluto ko sa kanila. Ang mabuti pa ay samahan mo muna ako sandali. Vivian, maiwan ka muna namin sandali, ha? Sige po. Halika anak, pumasok muna tayo sa kusina. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang doktora na nag-check up sa akin. Ang alin? Ang Mami naman, may bisita ako eh. Mamaya na ho ninyo ipakita sa akin kung ano man yan. Importante ito. Dahil kinabukasan mo ang nakasalalay. Ho? Ano ho ba yan, Mami?
Niyaya niya ako dito sa kusina para ipaghanda ng merienda ang nobya ko. Pero abalan naman kayo dyan sa cellphone niyo. Sandali lang. At hindi pa yata na ipapadala ng assistant ko ang photo na pinagkunahanan ko ng litrato. Asya nga pala. Tapatin mo nga ako. May nangyari na ba sa inyong dalawa ng Vivian na yan? Mami naman, pati yan, tinatanong niyo pa. Sagutin mo ang tanong ko. May nangyari na ba sa inyong dalawa ng babaeng yan? Wala pa. Ano man namang tanong yan, Mami? Kung ganon, niluloko ka lamang ng babaeng yan. Ho? Oo. Oh, ito na anak. Tingnan mo ang files dito sa cellphone ko. Oh, ayan, tingnan mo. Vivian De Los Santos. Positive. Positive saan? Buntis ang Vivian na yan. At kung sinasabi mo ngayon na wala pang nangyayari sa inyong dalawa, ibig sabihin, hindi ikaw ang ama ng kanyang dinadala. Hindi, Mami. Hindi totoo ang sinasabi ninyo. Hindi totoo yan. Ang tagal-tagal namang lumabas ni Aris, ang narinig kong sinabi ng mami niya, magpapatulong lamang ito na maghanda ng merienda namin. Pero hanggang ngayon, hindi pa lumalabas. Ah, si Aris, hayan na siya. Lumabas na siya mula sa kusina. Ngingiti ako. Aris! Aris! Bakit ganun? Ang seryoso-seryoso nang titig niya sa akin. Parang nanurumbat. Tinignan lamang niya ako ng masakit. At saka niya ako nilampasan. Nakilala nga ba ako ng mami ni Aris? At sinabi ang tungkol sa pagpapacheck up ko sa klinik niya. Ay, miss! Bakit? Pinapasabi sa inyo na muin na daw kayo. Dahil masakit daw ulo ni Sir Ares. Ha? Tara na po sa labas. Miss, pwede ko bang makausap si Ares kahit sandali lang? Ah, hindi na siguro. Kasi pumasok na siya sa kwarto niya. At kabilin-bilin niya sa akin na wag na siyang iistorbohin. Ano? Tara na po sa labas. Kasi may niluluto ba ako eh. Baka masunog. Kung hindi ko agad makabalik doon sa kusina. Ah, sige. Bumalik ka na sa kusina. Ako na lamang ang pupunta sa kwarto ni Aris. Nako, hindi pwede. Ako naman ang pagagalitan eh. Hindi ako makakapayag na ganito lamang ang gagawin sa akin ni Aris. Magtutuos kami. Aris! 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 Sala. Sino yung sumisigaw? Mag-usap tayo, Aris! Ay, ang babae niyo, Sir Aris. Dinala-dala mo ako sige. Dito sa bahay niyo? Bumalik ka na sa kusina. Iiwanan mo na lamang na ako ng ganito. At ako na ang bahala sa babaeng yan. Lumabas ka, Aris! Harapin mo naman ako! Mag-usap tayong dalawa! Iha,
Ganyan ba ang natututunan mo sa kolehiyo? Ang mambulahaw sa bahay ng iba? Doktora, pasensya na ho. Pero nakita niyo naman ho ang ginagawa ng anak ninyo. Inimbitahan niya ako dito sa bahay niyo. Tapos iiwanan lamang ako nang hindi man lang ako kinakausap. At bakit ba kayo mag-uusap? Sa palagay ko, ay wala na kayong dapat pag-usapan pa. Ipagpaumanhin ninyo, doktora. Pero ang bagay na ito ay kaming dalawa lang sana ni Aris ang mag-uusap. Hindi na kayo makakapag-usap pa ni Aris. Dahil umalis na siya sa bahay. Kahit makakaalis ka na rin. Aalis lamang ho ako dito. Pagkatapos naming mag-usap ni Aris. Makulit ka rin, ano? Okay, tatapatin kita. Ayaw ka nang kausapin ng anak ko. At bakit ho? Hindi naman ho kami nag-away ah. Dinala niya ako dito sa bahay niyo. Tapos, bigla-bigla na lamang akong iiwanan. Ayaw niya akong kausapin. Wala naman akong alam na ginawang masama sa kanya, doktora. At pati rin pala ako ay lulukuhin mo. Samantalang ako mismo ang sumuri sa'yo at nalamang buntis ka. Oh, hindi ba? At kung nakakalimutan mo, ako ang doktora na nagsabing buntis ka. Wala si Bibian dito? Eh, bakit kasi? Tulad ng dati kasi, nagkasagutan na naman kaming dalawa. Ay, nako. Ano ba naman yung anak mong yon? Wala pa rin pagbabago. Eh, ugali niya noon hanggang ngayon. Dala pa rin niya. Eh, dalagan eh. Pero hanggang ngayon, ganun pa din. Pagpasensya na lamang natin. Dahil siguro, ganun ang kinikilos ay dahil buntis ang apo niyo. Hanga? Buntis si Bibian? Oho. At hindi ko alam kung pakakasalan siya ng lalaking nakabuntis sa kanya. Dahil hindi naman ang kanyang nobyo ang nakabuntis sa kanya. Huwag mo kayong sumigaw. Natutulog na si Sir Aris. Hindi man lang ako kinausap. Maging ang kanyang ina. Hindi ako inanap. Ipinatid lamang ako sa kanilang kasabay. Wala na akong ibang malalapitan pa sa kalagayan ko ngayon. Kundi si Inay. Inay! Ano pang ginagawa mo dito? Pumunta ka na sa ama ng batang dinadala mo! Inay! Wala na ho akong ibang malapit. Hindi kayo lamang! Matawarin niyo ako, Inay! Wala akong ibang hinangarit sa iyo, anak. Kundi ang mapabuti ka. Kaya kita pinag-aral. Iginapang ang iyong pag-aaral para mabago ang takbo ng buhay mo. Pero ginusto pa rin tahakin ang landas na yan. Nasuwayin mo ang pangaral ko sa iyo. Nagpabuntis ka. Ngayon pa lang, ay parang nakikinikinita ko ang daranasin ng iyong magiging anak. Ang dinanas mo, ang mabuhay ng walang kinikilalang ama. Ay, naipatawarin niyo ako.
Pinagsisisihan ko ng lahat ng mga ginawa ko noon. Patawarin niyo ako, Inay. Patawarin niyo ako. Inay. Walang ina na hindi gagawin ang lahat sa minamahal na anak. Magkamali man ang anak nang paulit-ulit, lagi nitong nakahandang magpatawad sa anak at sa kaluluhan sa panahong wala itong magagawa. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayang itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligden, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan, pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito.